Chowling Galeno sumanib ang kaluluwa sa kapatid para ibunyag ang totoong nangyari. Naging usap-usapan na ngayon social media ang di o manoy pagsanib ni Chowling Galeno sa mismong kapatid nito para ibunyag ang totoong nangyari sa kanya at ituro ang mga tunay na salarin sa pagbawi ng kanyang buhay. Marami nga sa mga netizens ang nagulat sa naturang balita ngunit ayon sa iilan ay hindi naman di umano bago sa kanila na may mga kaluluwa ang sumasanib para lutasin mismo ang nangyari sa kanila. Ayon nga sa mga netizens ay bilang na lamang ang mga araw sa mga taong gumawa kay Chowling dahil siguradong hindi na umano ito sila makakatulog. Samantala tumugma ang resulta ng DNA examination ng PNP Forensic Group kay Chowling Galeno at sa ina nito, ito ang ipinahayag ng PNP Region 4B ngayong araw ng Martes sa programang Police at Or Service matapos ang ginawang DNA test sa natagpo ang kalansay sa barangay Santa Lourdes sa lungsod. Tumugma nga ang DNA test result sa di umano'y kalansay ni Chowling Galeno na natagpuan sa barangay Santa Lourdes, ipinakita na sa pamilya Galeno. Sa ulat ng Brigada News FM, ay ipinakita sa pamilya Galeno ngayong hapon ng Regional Forensic Unit na ginanap Puerto Princesa City Coliseum ang kanilang ginawang DNA test result sa kalansay di umano ni Chowling. Subalit tumanggi namang magbigay ng pahayag sa media ang pamilya Galeno sa resulta na ipinakita sa kanila ng mga otoridad. Matatanda ang ibinunyag ni Jonaline Galeno, Chowling Galeno's sister, sa panayam ni Idol Rafi Tulfo na nakausap umano nito si Leobert Dasmariñas suspect at itinangi umano ni Leobert na kay Chowling Galeno ang kalansay na natagpuan sa barangay Santa Lourdes lungsod ng Puerto Princesa nitong Martes, 23 ng Agosto. Kinausap ko po siya one-on-one kaming dalawa, kinausap ko para mabigyan na po ang ate ko ng maayos na libing ko siya ngayon ate ko kung siya man talaga yun, aminin mo Leobert sa akin kung siya yung kalansay na yun. Dalawang beses ko po siya tinanong at ang response po naya po hindi. Sabi ko aminin mo sa akin kung siya ba talaga yung kalansay na natagpuan dun. Hindi po yun yung response naya sa katakot na takot po siya, ayon kay Jonaline. Necklace at bracelet ni Chowling Galeno natagpuan ng mga otoridad ngayong hapon ng Huwebes, Agosto 25 matapos na ituro ng isa sa mga suspect na si Leobert Dasmariñas sa pinagtagwa nito na ibinaon ng suspect sa lupa base sa ulat ng DYSP Palawan. Paliwanag ng suspect inutusan umano siyang ibaon ito ng itinuturo nitong mastermind sa pagpatay kay Chowling na si Jobert Valdez Taman. Samantala, kinumpirma naman ng pamilya Galeno na kay Chowling na ang nasabing necklace at bracelet na natagpuan ng mga otoridad. Samantala, pinapasubalian ngayon ni Jonaline Galeno ang kapatid ng nawawalang si Chowling Galeno na pantalon at underwear ng kanyang kapatid na si Chowling ang kasuotang natagpuan malapit sa kalansay sa barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ayon sa kapatid ni Chowling, hindi umano iyon ang kasuotan ng kanyang kapatid bago ito nawala. Para kay Dr. Forta na kilalang forensic pathologist sa bansa, na posibleng maging buto na lamang ang kondisyon ng katawan ng isang tao sa loob ng mahigit 2 linggo, kagaya umano ng mga narecover na mga buto ng isang babae sa barangay Santa Lourdes sa lungsod ng Puerto Princesa na iniuugnay sa nawawalang si Chowling Galeno. Subalit depende pa rin umano ito ayon kay Forta sa kondisyon ng paligid at kung paano iniwan ang katawan ng isang tao na hindi inilibing sa lupa. Posible, actually posible, pero it depends in all a lot of factors, primarily yung environment, ayon kay Dr. Forton sa panayam ng DYSP sa programang Kami Naman. Parang laro na lang ng laban o bawi sa Itbulaga itong ginagawang investigasyon ng PNP sa kaso ni Chowling Galeno. Piruin mo nung umaga sasabihin nung isang major na case closed na daw ang kaso ni Chowling, sabay babawiin ng hapon nung isang tagapagsalita naman ng City PNP na hindi pa case closed. Ano yan, parang baby na.